Hello mga kasim like-minded, kamusta po kayong lahat? At ngayon nandito na tayong muli sa ating panibagong sharing for today, no? And kung naalala niyo yung last time na nag-share ako, yung in-upload ko, that was Friday, June 9. Yes, June 9 ko siya ginawa and then lumabas na yung pinakahinihintay ko. But before that, i-explain ko muna sa inyo. Sinabi ko sa last vlog ko, from 2021 ng October hanggang 2023 ng February, ako nag-work. At nag-earn ako ng earn, meaning yung kinita ko total is 1.6M and more. So, sa ganung span, but that's a work. And it's not even a business. Tapos, yung pinaka-net, meaning lahat talaga na malinis na itabi namin ng asawa ko is nasa 500k plus. Okay, so ang dami, actually marami pang gastos yun, more on food, kasi nung sa probinsya kami, para kaming, alam mo yun, yung tipong parang vulkan na naipon, tapos pagdating dito sumabog, and the energy, ganun and so forth. Binigay namin yung mga gusto ng anak namin, kami rin ang asawa ko, nakabili ako nito na worth 52,000 pesos. Yan, so forth. At marami pa nangyari. Ito, ang gamit kong cellphone ngayon is iPhone 13. Ang asawa ko, ganun din. Ang dami nangyari. And ngayon, since February, hanggang ngayon, wala po akong trabaho. Wala. Dahil, isa rin to sa mga manifestations ko way back 2016, sabi ko kasi, unconsciously, no? Pero, natatandaan ko kasi, sabi ko, at the age of 34, ang asawa ko 35, semi-retired na kami. Semi-retired is actually somewhat working, somewhat not. Parang ganyan. Sobrang ayahi yung buhay. Sobrang okay talaga. Yan. Because we have money. And we know how to handle our money. Yung ganon, something like that. So, hindi lang yun. Actually, since last year pa talaga, at nagseryoso lang ako this year na mag-apply papuntang Canada. So, nawala na ako sa hinahandle kong company. Yes, and that's the grind. Kasi dati hindi ko talaga maiwanan yun dahil tuwing ask ng may-ari. Kung anong gagawin ko agad eh. Kung may meeting, kahit nasa labas kami, nagmamadali na ako umuwi niyan kasi gusto ko before 9 o'clock nung start ng meeting, nandyan na ako. And kung anumang klaseng meeting, kailan nandyan ako, ahead of time lagi. Yan. At kung kailangan kong pumunta, support mga trainings yan. So, nung nawala na yun, dun ako nagkaroon ng focus na okay, matatransfer ko na yung mind ko, yung focus ng energy ko sa Canada. Canada. But why Canada? February, March, April, May, June. 4 months. No work. Atin sundo lang ako sa mga anak ko. And yung asawa ko wala rin work. Dito lang talaga kami sa bahay. Enjoy. Feel good. Basa ng books. Kinig ng audio, meditate, exercise, jogging, halos ganun lang. And meron din akong dream board na ginawa. It's really more on Canada. Ito siya. Oh. So puro ganun lang. Yan. So sabi ko kasi dito ko papatunayan sa sarili ko yung sinasabing 100% full faith kung talagang magiging okay siya or hindi. No, I really don't know. Kaya doon ko nasubukan na nung nag-lodge na okay na napasa na namin yung mga necessary needs na mga visa and so forth, na mga documents at kung ano-ano pa. Alam nyo, ang daming lumalaban sa isipan ko. Ang dami talaga na kung anong gagawin. Kasi before, yung mindset namin is kailangan mo magtrabaho. Yung pera mo, naubos na. Yun yan. And I just acknowledge it. Sabi ko, the God is always there. Nandiyan sa palagi. Kasi nagbabasa ako ng conversations with God eh. Nandiyan sa palagi, kausapin mo lang, never kanyang iniwan. And if there's something na kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa kanya. At tutulungan kanya. And then may lumalaban pa rin. Kasi pag ako nakakatingin ng mga social media like mga posts and so forth, parang may ginagawa tong ego ko, may sinasabi sa akin eh. Pero binabalik ko pa rin doon kay God. This is not about religion, but God means parang tinuturing ko siyang friend na kausap ko siya. Ini-imagine ko ganun. And syempre, hindi siya halos kapanipaniwala sa mga taong
lalo-lalo sa mga bago dito, pero sa mga ano, mga old subscribers ko na nakaka-upload dito, for sure pwede kayong makarelate. At some point, meron naman kayong teachability index, right? Now, kaya ako sinasabi to kasi sa lahat-lahat na lang talaga ng papakinggan ko sa totoo lang. Di ba nga, who do you listen to? I will listen to God. Bakit? Kasi siya nagsimula lahat eh. Siya ang nag-create ng universe, ng planets, ng tao, lahat ng mga bagay-bagay dito. Kumbaga, hindi ko ma-explain completely, but lahat ng mga materials, yung nakikita nyo kasi mukhang solid, di ba? Hindi naman talaga solid yan. There's really energy behind it. Na kung saan is, hindi lang natin nakikita. Kailangan lang ng malakas na microscopic something para makita yung pinakaloob niya, para makita natin yung energy niya nagbabibrate or mabilis na gumagalaw. Yan. Siya may gawa nito. Kaya kung ano man ang ingredients ko, ano ang ingredients mo, all of us are the same. Parehong-pareho. Pero merong pinagkaiba. Ang pinagkaiba natin is yung density o yung speed o yung vibration na dumadaloy sa'yo. Ganon din sa akin. Kaya let's say yung mukha ko iba, yung buhok ko iba sa'yo, ganyan. But we are the same materials or energy na ginagamit. Lahat ito, na mga nakikita nyo dito. Everything is the same. They just vibrating or yung speed, yung parang ang bilis ng, parang makina, sobrang bilis. Dahil sa sobrang bilis niya, nagmumukha na siyang solid. Yan. Pero they're really energy. But anyway, yun na nga. Habang ako ay gumagawa ng vlog, tapos nun, ini-edit ko na siya, biglang may dumating na email na sobrang taga ko na naghihintay. Araw-araw yan ang pinagdarasal ko talaga sa totoo. And then, actually, nag-video pa ako. May nangasawa ko and finally, meron na kaming visa papuntang Canada. Hindi lang ako, hindi lang asawa ko, kasama ang dalawa naming anak. Yan. So, sa akin ngayon, sa kahit anong mangyari na sa buhay ko, ito na ang patunay ko na talagang full faith na meaning, if you're not doing something, actually you are doing something. You are letting the universe or the natural energy flow within you. Kasi tandang-tanda ko to, kung wala kang ginagawa, meron ka pa rin ginagawa. Hinahayaan mo ang mundo o ang energy or ang law and so forth, ang universe, gumalaw ng natural para sa'yo. Yan. It's just our ego, our mind is telling you something na kailangan mong gumalaw ng gumalaw, move ng move, gawa ng gawa, kailangan mong tumodo, trabaho. Kasi we are bombarded with information sa mga YouTube and so forth na parang lahat kasi nasusukat sa kailangan huwag kang tamad-tamad, kailangan masipag ka, kailangan gawin mo to. Eh sinasabi sa conversations with God na you really have nothing to do. Wala kang kailangan gawin talaga. At nung way back to 2020, nung unang basa ko yun, hindi ko matanggap. Now, ginawa ko siya, pinatunayan ko sa sarili ko, and it really works. I'm sharing this to you dahil gusto ko siyang maging isang alaala rin para sa akin. And sharing it to you na kung ano man ang ginagawa mo, as long as talaga na ikaw ay naniniwala, hindi ka nag-give up, you believe on it, samahan mong like ng faith or prayer sa nakakataas o sa may kapal, kay God or sa our friend and so forth, it will. It will talaga. Yan. Kasi talaga ano siya eh, pinroseso mo nang hindi mo alam kung ano talaga mangyari kasi hindi mo siya controllable. Hanggang sa mabasa-basa ko yung sinabi sa Conversations with God na huwag mo na kasing pakialaman ang proseso yun ni Universe. Meron yung sariling proseso sa bawat ginagawa mo, sa lahat ng anuhin mo. Kasi pag yan papakialamanan pa, hindi ka talaga uobra. May sarili talaga ang proseso yan. And then, nasabi ko nga last time na ako ay mag-interact para sa inyo. Mag-interact ako kung ano yung mga comments nyo, mga tutunan nyo, sharing nyo sa akin. And ito, may magandang nag-comment. And I will show it to you and sasagutin ko rin po. So, ito siya guys. No? This is my channel. And then, ito, si Dodong TV Daily Grind pala. Thank you so much. No? Lagi-lagi talaga itong nagko-comment sa akin. And naniniwala ako talaga. Lagi din itong nanonood. Maraming salamat sa iyo. And actually, ito yung ano, yung question. Bago yan, nagpapasalamat din ako kay Ka Vikings kasi halos sa lahat ng mga in-upload ko, kasama niya itong si Dodong. Lagi talaga sila nag-comment, lagi nagpapasalamat.
Hindi ko alam, hindi ko talaga sila kilala personally, but maraming maraming salamat din sa iyo kay Vikings tsaka Dodong TV Daily Grind. And sa iba pa mga nagko-comment, no? Yan, ito kay Oh Yeah TV. Yan, tuloy-tuloy lang po, coach. Yan. Ito, thank you so much. Thank you. You're welcome. Yan, thank you rin po, no? Yan. So anyway, dito tayo sa comment nga ni Pag-ibig. Sabi niya, Sir Rujic, napanood ko yung vid mo sa YouTube about sa Law of Attraction. Alam ko naman working. Like, sobrang dami kong na-manifest pero nawala na ako ng gana mag-manifest because I realize everything is possible. Yes, tama. Now I am suffering in meaningless life. Nawala na yung mga desire ko desire ko, something empty in my heart. Parang may butas sa dibdib ko. I feel very emptiness. So yun, okay, sasagutin natin to. So yun nga, ang sagot po is hindi ko siya talaga actually masasagot ng buo. Bago kasi ako sumagot, so ko po sanang i-ask si Pag-ibig kung ano yung specific thing. Ano ba yung nagtulak sa'yo na mawalan ka ng gana? I mean, ano bang klaseng goals and dreams yung nabanggit mo na sobrang dali sa'yo at na-realize mo na kaya mong makuha ang lahat? Ayan. Hindi ko kasi alam kung ano eh. Para dun tayo mag-umpisa. Kung mako-comment nyo po, dun natin mas malalaman kung paano kita magagabayan. Pero ganun pa man, magbibigay ako ng personal experience ko na medyo may hawig doon sa kinoment niya po. Ito kasi yon. Way back 2020 nung pandemic, nung unang basa ko sa Conversations with God. Nung nalaman ko na, hindi nga lang realize Law of Attraction, aware na talaga ako na makukuha mo siya, and then na-realize ko na this is an advantage for me. Na kapag alam ko yung mechanics, mas mapapadali ang buhay. Yan. And then, nung nabasa ko yung Conversations with God, nung nalaman ko kung bakit tayo nandito, at ano tong katawang ko, sino ba talaga ako, at ano tong misteryo, or ano tong mga sinasabing 3,000 BC, thousand of years, billion of years. Nung nalaman ko na yan, and it really it makes sense kasi dinidikit ko lahat yung mga kinikwento ni Matias Stefano ba something yon, at iba pang mga iba't ibang klaseng mga guru or something na pinapaliwanag nila yung gento ganon. Ito kasi kumpleto talaga eh. Bawat sinasabi nila, ito talaga eh. Kasi Conversations with God, kaya nga diba, who do you listen to? Makinig ka na kung sino talaga ang umpisang gumawa nito, yung pinaka-source na information. So pinakinggan ko to. And then dinatry ko i-connect lahat ng mga sinasabi. Sabi ko, oh no, yun lang pala. So hindi ko na kailangan ipilit pala sa mga tao yung mga tinuturo ko. After noon, nawala na ako ng gana. Kaya halos di na ako nag-upload ng vlog, tinamad na ako. Sabi ko, ah, ganito lang pala ang buhay. Ayun lang pala. Kung sa sarili ko, kaya ko nang mabuhay. Kahit di ako kumain, kaya ko. Tubig lang, kaya ko. Kaya ko nang i-detach yung sarili ko sa mga iba't ibang klaseng bagay. No attachment at all. Baga okay. Okay talaga ako. Kaya kong like maging masaya kung saan man ako. Ngunit na. Nung nawalan ako ng gana, sabi ko, ano na ang purpose ko ngayon sa buhay? Ano na ang gagawin ko? Ano na next na gagawin ko nito? And then, tinry kong kausapin ang sarili ko and look back sa past experiences ko. Kasi, nung nakilala ko yung asawa ko at nung nagkaroon ako ng anak, una silang namulat sa syudad. So, doon talaga sila sanay. No? Naganap ako ng panibagong reason kung bakit kailangan ko magkaroon ulit ng panibagong desire at ganahan sa buhay. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Kasi nung nasa probinsya pa ako, meron pa akong naobserbahan na kapag ikaw kasi yung taong, let's say, wala kang pera, ang kinikita mo lang is somewhat sakto lang, tapos nakikita ka lang sa bahay na hindi naman sa'yo, hindi talaga sa'yo. Tuwing may pumupunta doon, ikaw yung taong tipong kailangan mo lagi is makisama. Kailangan
arugain mo agad sila, kailangan ayusin mo agad yung mga pangangailangan nila, kailangan down to earth ka lagi sa kanila kasi sila yung merong ganito. So most likely, almost parang utusan ka palagi. Hindi naman ganun ang iniisip nila, pero yun yung parang kung paano ko siya ini-interpret. And then sabi ko, why not I should create my own? Gumawa ko ng sarili ko. Yan. Kaya nagkaroon ng connect. Now, pagdating naman dyan sa walang gana and so forth, ito pa yung point, ang pinaka-point. Actually, nung nalaman namin ng asawa ko na meron na kaming visa sa Canada, out of nowhere, nagkita kami nung pangalawa kong estudyante na talagang 100% almost everyday nagsisharing kami nung way back 2018. Out of nowhere. Dito sa Glorieta, naglalakad siya. Papunta doon, pauwi na sana sila ng girlfriend niya. Ako naglalakad, hawak ko yung anak kong lalaki. Then pagting ko sa kanya, nagulat ako. Then tinignan ko siyang maigi face to face. And the comedy thing is, iniwasan niya pa ako. Kasi sabi niya, ba't nandito to? Wala naman to dito yun ah. And then sumigaw yung asawa ko, "Hey, Jim!" Doon na nag-start. And then anyway, nag-sharing kami dito sa doon, sa may malapit sa MRT. Kasi natid pa namin yung girlfriend niya pa uwi. Simula ng 9 yata, no, 10. Pag-uwi namin dito, kaming dalawa lang, sharing kami hanggang alas 6 ng umaga. Kasi sobrang tagal namin hindi nakita, 4 years eh. And then patuloy yung paliwanag ko sa kanya about dito. Inulit-ulit ko talaga. Sabi ko, bro, alam mo, kailangan mo mag-level up sa sinasabing duality and polarity. Na parang meaning na kung merong left, merong right. Kung merong up, merong down. Meaning, wala kang pipiliin sa mga bagay-bagay na ito kasing tama eh, dapat ito ka. Ito kasing mali, mali ka eh. No. You're just going to acknowledge kung ano ito, ito. Kung ano yan, yan. Halimbawa, may binigay akong pagkain sa'yo. And sabihin ko, ano mas masarap? Yung luto ko o yung dun sa restaurant? Ang sasabihin mo, wala. Eh, paano kung tinanong ka? Hindi pwedeng wala kang gusto dyan or hindi gusto. Sasabihin mo, ang sakin kasi, itong luto na to, itong luto to, ito siya. No? It's a food. Yung kung ano man dun sa restaurant, it's the restaurant. It's total acknowledgement. No judgment at all. So hindi pa niya mag-guess ng una yun na lang. Pero tuloy-tuloy kami. And then sabi ko sa kanya, sa buhay pala talaga natin, bro. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, kahit kayo, lahat ng bagay, halimbawa, yung dating, sabi ko nga sa kanya, sa lahat ng bagay, kaya sa ginawa ko rin dati, umalis kasi ako sa group na ginawa namin eh. Umalis ako, marami kong inalisan, marami akong halos hindi tinutuloy yung magturo. Parang minsan, I'm sorry but nauurat ako, naiinis ako sa mga natuturuan ko. Alam niyo kung bakit? Kasi masyado kong stricto sa sarili ko. I've worked in Japanese company. And yung mga Japanese kasi masyadong stricto sa sarili. Kaya parang yun yung na-adapt ko. Na bakit kinaya ko naman sa sarili ko, ba't di mo kaya? Parang ganon yung mindset ko. So sabi ko, so ulit yung tanong, nandyan na nga, binigay ko na nga lang impormasyon, di mo pa rin mag-gets. Yung parang ganon. No? Binigay ko na nga eh, ito na naman tayo, ulit naman yun. Hanggang sa sinabi ko, bro, everything talaga is, it is what it is. Nung nalaman ko yun, yung ibig sabihin ng it is what it is, hindi na ako namilit, lalo na sa asawa ko at sa mga anak ko, lalo na talaga sa asawa ko na, kung ayaw magbasa, it is what it is. That is my wife. No judgment. All I have to do is to love her. Ganon din sa mga kabataan. Sa mga anak ko, it is what it is. Yan sila. If they need guidance, I will guide them. Actually, tinanong ko rin yung mga anak ko, do you still want guidance? Ayaw ko talaga kayo, anong gusto nyo? Okay lang sa akin. Eh, sabi nila, they need guidance. Then ginabayan ko. Now, sabi ko, bro, it is what it is. Kaya sabi ko, kung ano ka, kasi si Brother Jim, lagi talagang late yan. Grabe yung late niya dati. Lagi siyang na-late, most like almost. Tuwing nag-meet up kami. And napansin niya nga, naiinis ako. Now, sabi ko, it is what it is. Yun kasi talaga siya eh. So, why do I have to judge him? So, ito pang next na point. Ang next point is, I am the one who put a meaning on it. Ako ang nagbigay ng meaning, kaya ako nainis. Ako ang nagbibigay lahat ng meaning sa buhay ko. Ako ang nag-i-interpret ng mga nangyayari at nakikita ko sa buhay ko. I am the only one who made it. Hindi sila, ako. Parang ito, tingnan niyo yung mga lugar ko, no?
How do you interpret this? Na, ah, ganda pala ng bahay ni Sir Rujic, no, okay pala, nasa condominium, mga ganito, gano'n, na parang pwede yung sabihin na mayaman to, may kaya to. Yun yung akala nyo. Hindi kayo may start ng ganito. Of course, may ups and downs as well. In life, di yun lang kasi nakita. Minsan nga, matatawa ka mga sa pinaggagawa ng mga tao. Alam mo yung sila talaga magbibigay ng meaning tungkol sa akin. Kung paano kanya i-interpret. Yung gano'n, Master Rujic and so forth. They are the one who puts a meaning in their life. So, ako nagbigay ng meaning sa lahat ng manangyayari. Actually, lahat to, there's no such thing as meaning. Ito, TV. Ayun, nakikita nyo to. Ito, laptop. Isipin nyo, sino unang-unang tao nakipag-isip na ang tawag dito ay TV? Television. Bakit yan ang meaning na nilagay nila? At ito, laptop. Sino kaya kauna-unang tao nag-isip na bakit laptop? And then top. Ba't kaya yun naisip nila? They are the one who puts the meaning on it. Wala namang meaning ito eh. It's just us. We are the one who puts a meaning on it. Kaya nga kung ano nangyayari sa buhay ko, I am the one who puts a meaning on it. Ako ang nagbibigay ng meaning kung yan ba yung maganda o hindi. It's just us. Wala nang iba. Kaya nung natutunan ko yun, sabi ko, okay, i-adapt ko. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ngayon, walang ibang may kagagawa niyan kundi ako. Ako ang naglalagay ng meaning. Kaya nga sabi, di ba, we are the one who puts a color in our life. Tayo ang nagkukulay ng ating buhay. We are the one. Kaya kung ano man ang nangyayari na ikita nyo sa buhay nyo, it's because you put a meaning on it. Ikaw nag-interpret niyan. Paano mo siya in-interpret? Paano mo siya binigyan ng meaning? Anong ibig niyan sabihin sa'yo? And I don't know. Before kasi lahat ng meaning sa akin, pangit. Negative. That's way back 2015. Nung nag-start na 2016, nung nag-start na ako magbago, magbasa ako ng book, matinding programming yung ginawa ko sa utak ko para matanggal. Mabago talaga. Hindi siya totally natanggal eh. Mabago lang, ma-reprogram lang ang isip ko. Ma-override siya na ito na laging isipin mo, ito na laging sabihin mo, ito laging lumabas sa bunganga mo. Yun. It took time. Basa ako book, more, yan. At since dati nawalan ako ng gana, bumalik ulit ako sa 5 basics. Parang sobrang baba ng teachability index ko. Porket alam ko ng lahat, dito lang buhay, wala na. Wala na. It's me who put a meaning on it. Ako ang nagbigay ng kulay, kaya ako inaiinis. Kaya ako dinilit yung mga YouTube videos ko before. It's me. Not you guys, it's me. Ako ang nagbigay ng meaning on it. No, hindi kayo. So guys, kayo po. Anong masasabi nyo? How do you going to interpret itong video na binigay ko sa inyo after watching this? Iba-iba yan. I don't know if it's iba good, iba hindi. Iba medyo, iba nagdududa pa. But doesn't matter. It is what it is. Kung ano ka, that's you. It's better na masabi mo pa rin kung sino ka talaga. Kaya nga dati tuwing nagbablog ako, parang hindi okay na yung buhok ko, ganito lang ah. Dapat maayos. Ngayon hindi na, it is what it is. Ito talaga ako, hindi nyo pa kasi nakikita yung talagang ako. Right? It is what it is. Pakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Hindi lahat lagi is dapat okay ako. I mean, hindi lahat ay dapat maganda ang suot ko, okay ang buhok ko, maayos. No. Yan. So para makita nyo naman yung other side of me. The real me. The truth of me. So yun, I hope may bago kayo natutunan dito sa bagong sharing na binigay ko sa inyo. And once again, ulitin ko, kayo at kayo lang ang nagbibigay ng meaning sa inyong buhay at wala nang iba. It is what it is. No judgment at all. Walang tama at walang mali. Walang taas, walang baba. It is what it is. It's just us who puts a meaning on it. Okay? So yun, ingat kayo palagi. At kung nasaan man kayo ngayon, God bless you. At I am praying to all of you, lalo na sa mga lahat na nanonood dito, na patuloy na nagsusubaybay. Maraming salamat. Tuwing ako nagdadasal, sinasama ko kayong lahat na makamit nyo ang lahat ng mga pinapangarap nyo at kahit anong klase man. Ingat kayo palagi. And God bless us all, wherever we are. Thank you, thank you, thank you.